What's up mga Jong, kumusta kayo? Ayan, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And for today's video guys, nakita yung title sa baba. For the first time, maglalabas ako ng sama ng loob. Opinion to. Opinion na pwede nyong i-bash, depende na yun guys sa inyo. Sa mga nakakilala sa akin, maraming salamat. And sa mga hindi, please do watch and subscribe to my YouTube channel and hit the bell notification para lagi kayong updated sa lahat ng videos na i-upload ko. Tara! So guys, so nakita nyo na yung title. Alam naman natin na may kinakaharap tayong pandemya. So, pandemic nga tayo. Maraming dumaang mga lockdowns dahil sa COVID-19 na yan. Sa virus na kumakalat na yan. At ngayon, mga UK variant na sinasabi nila, yung mga kung ano-ano pang SARS-CoV na kung tawagin nila na pumapasok sa atin sa Pilipinas. GCQ na naman, bumalik na naman ulit sa dati. So, back to normal. Hindi yung back to normal kung saan ang ginawa ng gobyerno is yung bubble. NCR, kasama yung mga Laguna, Batangas, Bulacan. So, kasama yun sa bubble. So, bakit ginawa ng gobyerno ito? Nag-GCQ na ulit. So, common sense guys. Bakit lumobo na naman yung COVID-19 positive? Bakit? Unang-una, tayong mga Pilipino, matitigas ang ating ulo. Aminin natin yung sarili natin. Tayo maging plastic sa sarili natin. Kasi kulang tayo sa disiplina sa totoo lang. Kulang na kulang tayo sa disiplina. Isipin natin, since nung nagluwag yung gobyerno, ano yung pakiramdam nyo na nagluwag yung gobyerno? So nagkaroon ng transportasyon. Na-experience nyo to. Dati, maluwag sa bus, sa mga jeep, one seat apart. May nakapo dito wala, tapos may nakapo dito. So ngayon, wala, siksikan na ulit. So, dun pa lang, may hawaan na nangyayari. Hindi mo lang nararamdaman, positive ka na, carrier ka na ng COVID, carrier ka na ng virus. Hindi mo lang alam dahil malakas ang resistensya mo. Paano kung ikaw, positive ka, at ito, katabi mo, hindi siya positive. So, nahawaan mo na to. Eh ito, mahina ang resistensya nito. So wala. Siya, mag-uwi siya ng virus. Ikaw, mag-uwi ka din ng virus. Nahawaan mo at mahina yung katawan. Kawawa na yung pamilya nun. So tayo hindi tayo nag-iisip eh. Tayong mga Pilipino, minsan tira lang tayo ng tira. Ngayon, dumobo yung COVID positive. Pinakamataas na naman ngayon is 9,000. Nagsimula tayo sa 3,000, 4,000, and the following 5,000, 6,000, ngayon 9,000. 9,000 sa isang araw. Araw-araw, ganun ang mangyayari. Paano naman yung ating mga frontliners? Naawa ba tayo sa frontliners natin? Kung ikaw, pamilya mo, nag-positive. So ngayon, dadalhin sa ospital. Iko-confine. Ngayon, yung ospital, walang bakante. Paano yun? Mag-antay ka sa labas, sa emergency. Paano ka ma-accommodate ng mga frontliners? Hindi ba tayo naawa sa kanila? Yung mga frontliners na yan, may mga pamilya din yan. May mga anak, may asawa, may magulang. So tingin mo ba makaka-uwi pa sila dahil sa sobrang dami ng pasyente sa ospital? Yun ang trabaho nila eh. Siyempre, uunahin nila yun. Kasi dun sila sumumpa sa trabaho nila na aalagaan nila lahat ng may sakit. Bibigyan nila ng panglunas lahat ng may kailangan ng gamot. Pero naisip nyo ba na may pamilya din yun? Hindi natin yun naisip. Isipin nyo mabuti. Paano kung lahat ng frontliners, lahat maging nagkaroon ng sakit? Sino mag-aasikaso sa mga pamilya natin na may sakit? Kung nanood kayo ng TV, napapanood nyo naman, nagkakaubusan na ng kwarto, yung mga pampublikong hospital, punong-puno na. Hindi na sila tumatanggap ng pasyente. Dahil puno na yung hospital nila, wala nang bakanteng kwarto, wala nang bakanteng kama. Doon lang kayo mag-aantay sa labas. Sa emergency, mag-aantay kayo kung sino yung pwedeng pasyente, pwede nang i-discharge, pwede nang iuwi. Saka lang kayo makakapasok. Pero, pila yon. Hindi porket dumating ka, ikaw na agad ang asikasuhin. Depende sa case ng sakit mo o kung ano man dinadala mo, kung ano yung naramdaman mo, ang ipa-priority ng hospital. Doon palang isipin natin kung ano ba yung halaga ng buhay ngayon.
Alam natin na sobrang hirap magkasakit ngayon. Pero guys, mga Jong, nasa atin yun, nasa sarili natin. Kung mag-iingat tayo, hindi natin pababayaan ang ating mga pamilya, ang mga ating mga mahal sa buhay. Nasa inyong mga kamay, yung kaligtasan ng inyong pamilya, yung mga anak nyo. Dalawa lang naman yan. Kung takot kayo sa gobyerno or takot kayo sa virus. Kung takot kayo sa gobyerno, hindi mas mabuting. Yan na lang kayo sa inyo. May pagkain man yan, humingi kayo ng tulong, may pula kayong pagkain, pwede naman kayong bigyan eh. Makikinig lang kayo. Pero kung takot kayo sa virus, nasa inyo din yun. Yung iba iniisip, lagnat lang yan. Konting sinat lang yan. Yung konting sinat na yun, ikinimata yun, naingsa sa pamilya mo. Masaya mo bang lagsinat lang yan? Magagamot lang ba yan ng biogesic? Magagamot ba lang ba yan ng hilot? Nasa inyo yun eh, nasa inyo. Depende yun. Kung talagang may disiplina kayo, iniisip nyo yung halaga ng isang buhay. Na kung sakaling magkaroon man ng emergency, tingin nyo, ma-accommodate kayo ng ospital. Makakapunta ba kayo agad sa ospital? At aasikasuhin ba kayo ng ospital? Tandaan nyo yan, mga Chong. At eto pa, sa mga kumpanya, na minsan iniisip lang yung pansarili, paano naman yung mga ano, paano naman yung mga empleyado nagtatrabaho? Iniisip nyo ba yung kaligtasan ng mga empleyado? Paano na kapag nagkasakit? Iniisip nyo ba yung kaligtasan kung malinis ba yung kumpanya nyo? Kung malinis ba yung pinagtatrabuhan ng mga tao nyo? Kumusta ba yung kalusugan ng mga tao nyo? Isipin nyo naman yung mga tao nyo na nagtatrabaho para sa kumpanya nyo na sana malusog ito. Sana mga Chong, isipin natin na mahalaga yung buhay sa panahon ito. Ako, alam ko maraming katulad ko na gusto nang umuwi sa kani-kanilang probinsya. Almost 1 year nyo nang hindi nakakasama or hindi nyo na nakikita. Sa text na lang, sa tawag nyo lang nakausap, or sa video call na lang nyo nakikita. Paano natin matapos tong pandemyang to na inaharap ng bawat tao sa buong mundo kung wala tayong disiplina sa sarili natin? Kundi tayo mga ipagtulungan. Alam ko maraming against sa gobyerno. Maraming against kung kani-kaninong tao or kanino-kaninong maniniwala. Bash dito, bash doon. Batuhan eh. Ganun ang Pilipino eh. Ganun tayo. So hindi kita tinitira, hindi ko kayo tinitira or tirahan tayo. Ganun eh. Lahat tayo nagtitirahan. Ganun ang mga Pilipino. Aminin natin sa hindi, yun ang totoo. Meanwhile, ako miss na miss ko na yung mga magulang ko sa probinsya. Gusto ko na makita yung mga kapatid ko, mga pinsan ko, mga kamag-anak ko, mga mahal ko sa buhay. Iba pa rin yung makasama mo sila, makita mo sila ng maayos at once na nakita mo sila, panatag ka. Ako hanggat maaari gusto ko magtrabaho sa bahay na lang. Kasi alam ko mas safe, mas ligtas. May pagkain naman, hindi mo naman kailangan lumayas na lumayas. Ang importante, mayroong pagkain sa bahay, makabili ka ng pagkain, may bili ka pang araw-araw, may makain ka pang araw-araw. Hindi mo kailangan na laging nasa labas. Marami sa atin mahirap, pero kung iisipin mo yung kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay, yung iba nagsasakripisyo. So mga Chong, ayan, sana naunawaan nyo kung ano yung nararamdaman ko, kung in-express ko lang yung aking opinion kung ano yung nararamdaman ko. Kasi para sa atin naman to eh, hindi tayo tinatakot ng gobyerno or hindi tayo tinatakot ng COVID. Disiplina ang kailangan natin. Tayo ang magtatapos ng pandemyang to. So maraming namamatay, maraming nagkakasakit. So para maiwasan natin to, kailangan natin ang disiplina. Disiplina para sa lahat. Ay kayang makamit na walang taas, basta't magkaisa tayong lahat. So maraming salamat sa pag-unawa at maraming salamat sa pagsama at paikinig at sa panonood. Respect lang. See you in my next video. Peace.